dahil sa ating first day ng Women's Month, sabi nga, babae ka, pero hindi lang babae. Ma'am, and speaking of babae, meron akong surprise sa inyo mamaya. Alam mo, Odi, ikaw, you're always full of surprises. Nininervous ako pa sinasabi mo, may surprise. Ma'am, you will love my surprise ko para sa inyo. Promise, promise. You promise? Tara na, at excited ako makita ang grupo na ito. Let's go! Surpresa po ito, okay, para sa inyo. Tingnan ko. And you will love my surprise, of course. At ayan na sila! Ayan na sila! Ayan na sila! Ay, ginulat na niya ako! So, what brought you here? Itong vlog na ito. Kasi noon, naalala ko, hindi ko naman alam ano, parang na-surpresa lang ako. Nagpunta kami sa Coron. Alam mo ba nung nasa Coron kami? Doon sa ano, sarang guest center. Ano? Kakita-kita ko si Aisa. Nagkagulatan kami. Talagang hindi ko alam. Ngayon sa DRT. Ay, nako. Pati si Kagawad Tesi nandito. Okay. So, let's go. Tayo ng pagkakataong makakawentuhan si Kagawad Tesi Evangelisa ng Kalawakan at ibinahagi niya ang ilan sa mga karanasan niya bilang babaeng dumagat na Lingkod Bayan. Ako po ay dito lumaki. Dito po ako sinilang sa Sityo Kalumpit, Barangay Kalawakan, DRT Bulacan. Ang tatay ko po ay Katutubo. Ang lolo't lola ko din po ay Katutubo. Pero ang akin pong ina ay isang Tagalog. Kaya po kaming magkakapatid ay hap-hap po kung tawagin. Hap dumagat, hap Tagalog. Ang tatay ko po ay dati po ng kasama po doon sa kabundukan ng aking lolo. Nahalal po ako bilang isang konsehal ng barangay. Pins in order ang aking pong committee. Bilang isang barangay official po dito sa Barangay Kalawakan, yung po mga project po natin ng ating Tita Lorna, ng ating pong gobernador, ng ating pong mayora or mayor, ako po yung nakakasama ng ating mga engineer para po sa mga project para po maipupus po ito. At isa din po ako ang tumutulong para po ang mga bata ay magkaroon po ng education. Nilalakad ko po ang kanilang mga scholarship. Ganon din po sa paghahatid ng mga pasyente sa mga hospital, sa ating pong provincial hospital. Isa din po akong tumutulong at kasama nila. At ako din po ang kasama nilang humihingi ng financial para po mabayaran po yung kanila pong pananagutan po sa ibang hospital po naming pinupuntahan. Sa mga kamukha ko pong babae at isang nanay na, sana po ipagpatuloy po natin yung pag-aalaga at pagsasabi ng pagpapasunod sa ating mga anak sa tama. At sana po wag po tayong umasa lang sa ating asawa. Tayo po ay kumanap din ng pamamaraan upang tayo makatulong. Sa panahon po ngayon, talaga pong nakakatulong yung mga kababaihan sa mga kalalakihan, sa mga mister po nila. Kasi po kamukha mo ng mga dumagat, sila po ngayon ay isa ng tour guide. Sa aming pagbabalik sa San Rafael ay parang sinasadya naman ng pagkakataon na madat na namin si Konsehala Teta Intacto ng Sapang Dayap sa San Ildefonso sa opisina ni Ma'am. Ang sakit ng aking ano, parang nalansag ang aking mga buto-buto. Nakaka-inspire po yung mga kababaihan. Oo, talaga naman. Naku, sobra. Pagod na ako. Wala pa ba makain? Ay, naku. Oh. Teka, sino ba ito? Para kilala ko ito. Hi!
Yeah. Andito ka pala, Teta. Ako, magandang hapon po. Oo, kumusta? Ako ba ang babaeng matapang? Ako sabi, yung laging lumalapit sa Teta Lola. Abe, matagal na kaming nakatira dito kasi nung mauwi ako dito, 16 lang. ano na? Magpi-50 years na kami nagsasamang mag-asawa, 49 years. O natuto, marunong akong magtanim, marunong akong gumapas, marunong magtanim ng halaman. Pagka nagpapaani kami, tumutulong din minsa, nagbubuka ako ng sako nung araw kasi ala naman yung halimaw na yan. May treasure kami. Pag tumutulong ako, pagka nag-gigiik sila, tumutulong akong magbubuka ng sako. O pag ipauwi ako, kukuha ako ng merienda, pag luluto sila ng pagkain. Yun ang naging papel ko doon sa nila, sa pagkasaka nila. Na ako'y tumutulong din. Tanimin, ako'y naging tatanim din. Yun, kaya yun ang nalalaman ko. Sumasama ako magtanim ng halaman. Bata pa yung asawa ko, talagang kasama-sama ako din sa loob ng mga halaman na tatanim kami. Papataba. O pagka yung kasunod-sunod niya, nagpapalupot ako ng sitang. Yeah, katulad ng pitino na yan, tinataas din yan eh. Pinapalupot din yan. Kahirap-hirap pa naman ako ng buhay. Alam mo kami hanap buhay na maganda. Kundi inaasahan yung pag-aani. At saka kung may kapraso kang halaman, mabubuhay ka ba naman ng ganun-ganun lang kung hindi mo aalagaan yun, ano? Lumapit sa akin ng mga partner. Sila daw tulungan din na ihingi ng motor sa Tita Lorna. Hindi tinawag ako ulit, Tita Lorna. Tita Lorna, paano ba? Nandito yung mga partner eh. Wala rin naman niya akong kakayanan to. At ito naman na yung mga taong talagang mahihirap lang din. Nabalitaan po kasi ako na nakapaglalabas ng motor dyan sa HAPE, sa STW. Talagang pinasiwang ni Tita Lorna yung nakita. Pinitura ko kasi yung bukit na talagang tiyo-tiyo. Yung lalo na yung palay. Nakita mo, natitiyo na yung dahon. Pinitura ko yan. Kasi ayoko nga ng tao mayabang eh. Ako si totoo eh. Kaya gusto ko makita nila, ayoko na aking magbabalat kayo na para lang aking magkaroon. Yung totoo ang gusto ko. Sa madalit sabi, napaglabas kami ng dalawa mabilis. At kailangan, kung magtatagal, baka hindi na abutan ang motor na yun. Pagka po, mahirap po kasi, naaawa ako. At ako naman, manipis din. Pag ako hindi naasikaso talaga, nasasabi ko tuloy, para bang namamaliit ko yung sarili ko. Kasi ako mahirap lang. Kaya ako hindi pinapansin lang. Limit nag-aralan, ako'y wala. Paano kaya ang gagawin ko para maipaglabas ko itong mga partner na mahihirap nito? Naaawa ako sa kanila. Nakakuha ako ng yun yung mga patubig. Kaya ako'y galak na galak. At nagagalak din naman yung mga partner. Alam mo ba, yung partner na isang kasama ko, siya daw parang nananaginip lang. Para ikaw hindi totoo. Tuwan-tuwa rin. Siya nagkaroon ng motor na pampatubig. Bago matapos ang maghapong ito, gusto ko lang sabihin sa aking kapartner na si Udi, ngayon ako natuwa. Susurpresa mo sa akin. Sapagkat si Kunsihala Aiza ay malapit sa aking puso. Ang turing ko dyan, parang anak ko na rin. Katunayan, nasubaybayan ko ang paglaki ng batang ito. Nung siya ay nag-aaral pa lang, bata pa yan, ang mother niya, si Doring, ay kasama dun sa samahan ng kabalinge dito sa pinakpinakan na aking itinatag mahabang panahon na ang nakalipas. Kaya naman, natutuwa ako na nandito tayo ngayon sa patahian ni Kunsihala Aiza. Alam mo, si Aiza is one of our best public servants here in San Rafael, no? At sa District 3 pa rin, ano? Sa parang, kasi sabi ko nga sa inyo, nasubaybayan ko ang kanyang paglaki, no? Hanggang siya ay nag-aral, tapos naging SK dito sa kanyang barangay. And then, nung ako ay tumakbong mayor dito sa San Rafael, ay siya ay pinatakbo ko na konsehal ng bayan. Gladly, number one si Aiza at bilang isang konsehal ng bayan ng San Rafael at na-maintain niya yon hanggang sa kanyang second at third term as
councilor of this municipality. Pagkatapos ko pong mag-aral ng high school ay tanong po ako sa munisipyo kung kailan magkakaroon ng exam para sa scholarship program ni Tita Lorna. At isa po ako sa mapalad na nakapasa noon, kaya po naging scholar niya ako mula first year hanggang fourth year college. Napakarami pong naitulong ni Tita Lorna Silverio, ganun din ni Tata Carding, para po sa akin at sa aming pamilya, gayon din sa aming bayan. Mapalad po ako na nagkaroon ng pagkakataon na makapaglingkod, sapagkat sa pagiging konsehal ng bayan, nagkaroon ako ng platform na makatulong din at maibalik ang tulong na naibigay ni Tita Lorna Silverio sa akin. Ngayon po na konsehal ako ng bayan ay nakakapagbigay ako ng programa para sa aking mga kababayan. At ngayon pong meron akong munting tahian ay nakakapagbigay tulong din po ako sa mga mananahi, ganyan din po sa mga resellers para makatulong sa kanilang pamilya. Noong pong panahon ng pandemya, napakarami po ang nawalan ng trabaho. Ang ilan po sa kanila ay mga nagtatrabaho sa garments. Kaya po nagsimula ako na magtahi ng pandyama. Ang ilan po na nawalan ng trabaho ay nabigyan ko ng panibagong trabaho sa aming tahian, kung kaya patuloy silang nakakapagbigay ng pantustos sa kanilang pamilya. Nakapagbigay din ako ng tulong sa mga reseller. Ang ilan sa mga reseller ko ay nawalan ng trabaho dahil sa pandemya. Ang ilan sa kanila ay nagtatrabaho sa opisina, flight attendant, at kung ano-ano pa. Sa pamamagitan ng pagtitinda ng terno pandyama ay natutustusan nila ang panggastos ng kanilang pamilya. Nagsimula po ako ng tahian noong January 2020. Pero pagkatapos po ng 2 buwan ay nagkaroon po ng pandaigdigan pandemya. Dahil dito, pansamantala po kaming nawalan ng tahi. Kaya po naghanap ako ng paraan kung paano kami magkakaroon ng bagong tahi. Una po kaming nagbigay ng sample sa Office of the Vice President kay VP Lenny Robredo. At isa po kami sa 3 mapapalad na nagkaroon ng tahi dito sa Bulacan. Nung natapos po ang pagpapatahi ni VP Lenny ay nagtahi naman kami ng face mask. At pagkatapos nito, nung wala na po ulit kaming tahi ay nag-isip po ako kung ano ang pwedeng tahiin para patuloy na magkaroon ng trabaho ang mga kababayan ko at ang mga mananahi ko. Kaya naisipan ko pong magtayo ng tahian noong September 2020. At mula po noon, tuloy-tuloy po ang aming pagtatahi. Dati po, meron lamang po kaming 15 makina. At ngayon po ay meron na po kaming 30 na makina. Kaya nung nanalo ako ng aking unang termino bilang konsehal, ay pinayuhan niya ako na kumuha ng crash course sa UP Diliman. Pagkatapos ng crash course na iyon, ay talagang napakalaking nang naitulong sa akin sapagkat nagkaroon ako ng mga bagong kaibigan at mas malaking network na nakatulong sa akin sa pagiging konsehal. Dahil doon, nalaman ko ang mga best practices nila, na ituro nila ang iba't iba pang programa ng mga samahan tulad ng PCL at NMYL, kung saan nakapag-apply din ako at nakapag-aral din ng libre sa Ateneo, sa AIM. Bukod dito ay pinadala din ako sa China kasama ng iba pang mga officials, kung saan libre lamang din ito. Madaming nabigay na oportunidad sa akin ang pag-aaral ko sa UP noon na itinuro ni Tita Lorna Silverio. Ang papel po ng babae sa lipunan ay maging kaagapay at kakampi ng kapwa babae. Nung nakaraang taon po ay nasama ako sa Change Magazine ng PBSP, kung saan nilista po doon at nilagay ang mga kababaihan na may mga naiambag para sa aming komunidad. At isa po ako sa napili sapagkat isa po ako sa mga pinakabatang naging konsehal dito sa Pilipinas. Maaga po akong tinawag ng politika. 15 years old pa lamang po ako ay naging SK chairwoman na ako dito sa Barangay Pinakpinakan hanggang maging konsehal ng bayan sa edad na 21, at ngayon po ay nasa 3 at huling termino ko na. At napakalaking tulong po ni Tita Lorna sa pagpasok ko sa politika sapagkat siya po yung unang tao na nagtiwala sa akin sa aking kakayahang makapaglingkod. At ngayon po ay patuloy ko pong pinagbubuti para po patunayan na ang mga kababaihan at ang mga kabataan ay kaya rin maglingkod sapagkat si Tita Lorna ay isa sa aming tinitingnan at iniidolo bilang public servant. Sila ang mga babae na nagpakita na ang babae ay hindi babae lang.
ang babae ay may mahalagang papel sa lipunan. At pinatunayan ito ng mga kwento ng kanilang buhay. Sa pagdiriwang ng buwan ng kababaihan ngayong Marso, hangad ni Tita Lorna na dumating ang panahon na ganap na mabuo ang pagkakilala ng lipunan sa napakahalagang ambag ng kababaihan. Hindi lamang bilang tagapagluwal ng saling lahi, kundi bilang kapantay ng kalalakihan sa usapin ng kakayahan, kagalingan, at karapatan.